So hello guys, what's up? So nandito ulit tayo ngayon sa Taurus Bike Shop dito sa Marilao, Bulacan para sa panibagong bike check guys. So ayan, bago ang lahat guys ha. Ayan, magba-bike check tayo ng Vison K7. So ulitin ko guys ha, Vison, V-E-A-S-O-N, baka isipin nyo, Vision na mountain bike. So ito yun, no? So guys, wala na tayong intro, diretso na kagad tayo dito sa bike check video ng ating Vison K7.1. So guys, ayan yung ating bike check, yung Vison K7.5. Pero bago yan guys, ingat muna ako sa paghakbang ko dito, baka isang maling hakbang ko lang dito. Magsi-swimming ako. Ayan, tamang-tama summer ngayon. Sarap mag-swimming. Ayun, umuntik na ako. Ayan, so bike check natin guys. Simulan natin sa kanyang frame. Ang frame niya guys ay matte black. Ayan, oh. Makikita niyo matte black. Hindi yan science, hindi yan English. Nakikita niyo, hindi yan kumikinang. So matte black yan. Ayan, oh. Dito tayo ngayon sa kanyang head tube. Ang head tube niya guys is straight. Diretsong diretso. Unat na unat. Parang bingo lang yan. Diba? Letrang B, unat na unat. Na may logo na Vison. So ang ganda ng logo nyo. Nagbabike, may taong nagbabike. May gulong, syempre may gulong. Bike yan eh, may gulong yan. So Vison. Ayan. So sa unang dinig ko na to, kala ko Vision na mountain bike. At hindi siya smooth welding guys oh. So makikita mo, dami niyang uod ng pagkakahinang or pagkaka-welding. Kung ano man ang ano dun. Ayan. At dito sa top tube nya, pa-triangle to. Triangle yung korte niya. Talagang ano to, mat na pat. So pag kinapa mo yan, makinis. Wala siyang decals na design. I mean yung ano, yung pag kinapa mo, para kami makakapa na sticker. Ito makinis. Una kala ko 7, yung pala 7.1. So malamang magkakaroon to ng 7.2. At dito may warning. So basahin muna yan bago kayo magbike. Napakalaga yan. Top accessories, luxury brand. So luxury na pala itong mountain bike na to. At may mga lining dito. At may nakalagay dito, Kevin. So pangalan nito ay Kevin. Kaya siguro may K dito na 7.1. Ayun o. O diba? Dapat dito, make me better. Make me better. Parang kanta lang ha. Title na title ng kanta yan ha. Dito maraming uod ng pagkakahinang ulit. Dito. Sa kanyang seat tube. Ang size nga pala ng ating frame ay 17. Kung hindi ako nagkakamali guys, medium to. Ayan. 5 years warranty, 29er ang ating bike. May logong Vision. So sticker to guys. Yung nakikita nyo na nagre-reflect. Sticker yan. Ganun pa rin, may lining ng mga lining na gray. Gray and black. Tapos maraming uod ng pagkakain ng welding dito sa kanyang baba. At dito sa kanyang down tube. Ayan, may pangalan na Vison. You know, Vison. Muntik na maging weapon. At dito lalagyan na ng malamig na beer. Sarap yan, no? O, di ba? At sa ilalim, tingnan natin kung may nakatatak. Wala. So, dito lang dumaan yung kanyang kable ng hydraulic brakes. Karamihan naman dito, eh. At internal cabling tayo. Isa rito. Tapos, isa rito. So, dalawang internal cabling natin sa down tube nakalagay. Isang na dito sa ilalim. Ayan. At dito tayo ngayon sa kanyang seat stay. Walang masyadong design, lining lang na gray. Tapos may konting red dito. Tapos dito sa chain stay meron 29.0. Kalahin mo yung may 0.0 pa. 29.0. At nandito nakalagay ang kable ng RD. Ayan oh. Tingnan natin kasi lumabas. Ayun. Dito lumabas. Dalawa oh. Ayan, dalawa. Okay, dito tayo ngayon sa fork. Ito fork guys. Ito suspension fork, dito ako nagulat. Yung suspension yung fork niya guys, all alloy. Ay, hindi pala. Alloy ang crown, alloy ang arc, alloy ang lower. O, di ba? Ang ganda nito guys. Tapos meron siyang manual lockout. Close open. At preload. Ayan, sa wakas guys, alam ko na ang preload kung para saan yan. Tapos sinukat ko ang kanyang stanchion. 100 mm ang travel niyan guys. Tapos may rubber na para malaman mo kung hanggang saan nagbabounce yung iyong suspension fork. At syempre, merong sticker. Sticker lang to guys. Pwede nyo tanggalin to. Ang tatak nito, Oding.
Nakalagay dyan, Oding Exclusive Evolution. Ayan. Then Vison. May nakalagay dito Vison, no? Na 29. Oh, di ba? Ang ganda. At dito ngayon sa kanyang hubs. Yung hubs niya, yung hubs. Alloy ang hubs natin na gawa ni... Sino gawa? Ni Sheng Fu. Ayan, Sheng Chu, Sheng Xin, Sheng Xiong Sua. Tapos, palagay ko ball bearing pa to, guys. Ayan, hindi tayo mahusay manilip eh. Kung nakikita nyo, oh, palagay ko ball bearing to. Na naka-quick release, alloy ang ating hubs. Bilangin natin ang tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, 32 holes ang ating Sheng Fu na gawa sa alloy na quick release. At dito tayo sa spokes. Ang spokes niya, bakal. Bakal yan, bakal. Double wall alloy to. Na gawa pa rin ng Vison. Ayan. Medyo ano lang to siguro, mga 20 mm lang to. Ayan. Parang low profile ba yun? No? Biglang ganun eh, nag-low profile. At tingin tayo sa kanyang gulong. Sa gulong niya, guys, wala akong makitang tatak. Wala akong makitang tatak. Tingnan natin sa likod kung meron. Eh, wala. Wala, guys, wala. Pero ang sukat niya, kung nakikita niya, guys, 29 by 2.35. Ayan, sabi sa akin, pag wala daw tatak, kadalasan yun, kenda. Ayan. So, isipin na lang natin, kenda yung gulong. Wala kasing tatak, guys, eh. Pero tingnan natin sa likod, baka meron. Ayan. Tingnan natin. So, wala talaga, guys. Wala, walang tatak yung ating gulong. Ayan. So, nandito tayo sa gulong. Ang gulong niya is 29 by... Tingnan natin ulit. 29 by 2.35. Ayan, guys, kung nakikita nyo. Medyo madilim. Ayan. 29 by 2.35. At kanyang double wall alloy na gawa ni Vison. Tapos, bakal na spokes or rayos. At Sheng Fu na alloy na hubs, quick release na 32 holes. Bilangin ulit natin, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ayan, 32 holes. Alloy na Sheng Fu ang tatak. At dito tayo ngayon sa kanyang cogs. Ang cogs niya, bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 speed. Na ang pinakamalaki, 36. Pinakamaliit, 11. Ayan. At silipin natin kung ano tatak ng cogs. Ayan. Hindi tayo mahusay manilip, guys, eh. Pero susubukan natin. Ay, wala. Makinis. Walang nakatatak dun sa cogs niya, guys. Makinis siya, makinis. Ayan. 10 speed, 11 to 36. Ayan, guys. At dito tayo sa RD. Senza MX10. So, parang gamot lang. Senza. Parang gamot na MX3 capsule. De, ano, MX10 nakikita nyo. So, Senza yan. Ang pulley natin, standard. Gawa sa plastic. Ayan, gawa sa plastic yan. So, parehas. Parehas na standard. Long cage ang ating RD. So, palagay ko yung mga ganitong RD, pwede kayong mag-upgrade hanggang 50 teeth. Kung hindi ako nagkakamali. Pakicomment na lang ako, guys, kung mali ako, ha. Ang kadena natin ay... Ano to? YBN. Ayun, nabasa ko rin. YBN ang ating kadena. At ang ating crankset ay Vison. Alloy ang crank arm niya, 170 mm, kung hindi ako nagkakamali. Square tapered. Itong nakikita niyo na to, guys, itong tinuturo ko, plastic lang yan. So, pwede niyong tanggalin yan. Nasa sa inyo rin yun. At ang kanyang chain ring ay tatlo. Bakal yung tatlo na yan na 24, 34, 42, kung hindi ako nagkakamali. Ayan. At dito sa kanyang FD clamp type, kung hindi ako nagkakamali, guys, sensa na rin to. Yung FT na yan. Ayan. At dito tayo ngayon sa seat clamp. Alloy to. Yan yung seat clamp. Pero itong seat post na gawa ni Vison, bakal to. Kung hindi ako nagkakamali, 27.2 to. Itong seat post na to. Na 350 mm ang haba. At ito ang kanyang pedal, guys. Plastic na may reflector. Tapos, ball bearing. Ayan, ball bearing type pa yan. Ayan. At ito, guys, oh, ito yung seat post na ingat kayo dito, ha. Huwag niyong ihigpitan ng matindi to. Baka malos thread dyan. Huwag kayong maghihigpit ng matindi dyan. At ito, sa upuan niya, yun, may sound trip pa tayo, napapasayaw ako. Ang upuan niya, tatak ng Vison na mahaba, na matulis. Ah, manipis ang foam niya, guys, malambot. Sarap tupan. Eh, nakikita niyo, nagbebend pa pag inupan ko.
Oh, di ba? Oh, oh, oh. Tapos manifest yung pisngi dito. Ayan, so lapat na lapat ang puwit mo rito. At may mababaw na kanal. So may mababaw na kanal. Tapos may logo ng Bison dito. Ayan, may bike dito. Ayan, so wala siyang hiwa rito. So wala kang labasan ng utot. Ayan, oh. At dito tayo ngayon sa cockpit niya. So stem niya 90mm. Gawa ni Bison. Alloy to alloy. Tapos yung headset niya ay si Gresta. Ayan, alloy din. Tapos tingnan natin ang kanyang spacer. Ang spacer niya dalawa alloy. Dalawang 10mm. Tapos itong dust cover niya, palagay ko alloy na rin yan. Alloy na rin to. At dito tayo sa kanyang handlebar, guys. Handlebar niya 710mm. Gawa sa bakal yan. May tatak na Bison. Itong handle grip niya, may dalawang lock. So secure na secure ang handle grip mo dyan. Hindi na matatanggal yan. Ang kanyang end cap, rubber. Ayun, no? Yan, rubber. May dalawang lock yung kanyang handle grip. So sa kabila, ganun din. Ayan, may dalawang lock. Oh, diba? Sarap kawakan yan. At naka-hydraulic brakes tayo, guys. Nakikita nyo naman, no? Nagawa niya ni Simmers. Ayan, no? Simmers, oh. Diba? Sa kabila, ganun din, Simmers. Aha. Tapos, ang kanyang shifter ay send sa MX3 dito at send sa MX10A. Ayan. So, marami na tayo na bar check na puro A. Pero wala pang B. Hihintayin natin yung magkaroon ng B na yan. Ayan. At punta tayo sa kabilang side ng bike. So, ito guys, nandito tayo sa kabila ng bike. So, syempre, makikita natin dito yung rotor saka yung caliper. So, ang rotor niya guys, 160mm na ayan, na sukat. Na palagay ko walang tatak to guys. Ayan, so lagyan natin tatakbuhin yan. At kanyang caliper na Simmers. Ayan, SIV. Ayan, basta Simmers yan guys, na naka post mount. Ayan, at sa kabila Simmers din, na post mount din. Ayan, may spacer na, na isa. Na 160mm din ang kanyang rotor. Okay. At ito yung kabilang side ng kanyang crank arm. Ayan, kitang-kita natin, square tapered. Ayan, so 170mm ang haba. So dito dumaan yung kable ng preno. Ayan. So silya panuli natin guys, mukhang wala na ako nakalimutan dito sa ating bike check ng Bison K7.1. So ayan guys, ang ating bike check video ng Bison 7.1. Tunog na pakarayanong parayano sa mga mahilig sa K-pop dyan. Ayan, no? Nagkakalaga nga pala to guys ng 10,500 para sa 29er at 10,000 pesos para sa 27.5. Ayan, available to guys dito sa Taurus Bike Shop. Dito yan sa Marilao, Bulacan. Ilalagay ko na lang sa description guys yung kanilang Facebook link, contact number at ang Google Map para sa mga gustong sumadya. Please lang guys, makipag-ugnayan na lang sa kanila ng direkta para sa inyong mga katanungan tungkol dito sa bike na to. Ayan. So hanggang dyan na lang guys ng ating video. Huwag kalimutan pindutin ang like. Mag-comment na rin kayo guys kung ano masasabi ninyo dito sa ating bike check video ng Bison K7.1. At huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check video. So hanggang dyan na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!